Nakakalahati na tayo ng 2021 kids. Ang bilis ng panahon, no, kids? Pero bago nating buksan ang second half ng taon, bakit hindi muna natin pasalamatan si Jesus sa first half? Sige nga, shout, "Thank you, Jesus!" Isa pa nga, "Thank you, Jesus!" Indeed,
Thank you, Jesus, for being with us from January to June. And this July to December, alam natin na sasamahan pa rin tayo ni Jesus. Tama ba yun, kids? O siya, welcome to a brand new month of July. And you know the drill? New month means new character na naman ang ating makikilala sa ating life series. May clue na ba kayo kung sino naman ang ating makikilala at matututunan this July? Well, bibitinin ko muna kayo dahil ngayon, I invite you to stand up, move your body, and we're about to sing and dance for Jesus. Don't just give your half, huh? I challenge you to give your whole heart, mind, to worship Jesus. Hello, Lifer Kids! Let us all stand up and worship Jesus together. Time.
Okay ba yun? We would also love to see photos of you with your basket cap, kaya you can post and send your photos sa ating group chat. Hihintayin namin yan ha! Hanggang dito na lang si Teacher Sin. Paalam! Hey kids! This is Teacher Hannah at makakasama niyo ako ngayong Bible time. Teka lang ah, i-open ko lang itong L4K Bible map. Hala, nasan ako? Napag-aralan na natin ito, diba? Life of Abraham. Ito rin! Sa Life of Isaac. Life of Jacob. And last month, ito rin na pag-aralan na natin. Life of Joseph. May kumikinang. Ano kaya yung nagliliwanag? May treasure box na naman. Ano kaya ito? Wow, kids! Ang daming mga treasure box! Simula July to September, pag-uusapan natin ay about Life of Moses. Pero ngayon, pupunta muna tayo sa first treasure box. Tara! Ready na? Ready na? Sa paglipas ng panahon, namatay si Joseph, ang kanyang mga kapatid, at ang kanilang salinlahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos na puno nila ang buong lupain ng Egypt. Ang daming mga Israelites! Ang daming tao! Si Joseph pa rin po ba ang governor dito sa Egypt? Hindi na po. Maraming taon nang lumipas at namatay na si Joseph at ang kanyang mga kapatid. May bago na rin pong hari. Hala! Wala na si Joseph, pero patuloy pa rin ang pagdami ng Israelites. Natupad ni God ang pangako kay Abraham, Isaac, and Jacob. Pero may bago na rin king at hindi siya katulad ni Joseph. Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Ano kayang binabalak ng New King? Kaya't naglagay sila ng matatapang na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Pharaoh sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi, ang mga ito ay lalo lamang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Isang araw, ipinatawag ng Pharaoh sina Sifra at Pua ang mga komadro ng Hebreyo. Ano pong sinabi sa inyo ng Pharaoh? Sa pagpapaanak daw namin, papatayin kung ang sanggol ay lalaki at hahayaan naman mabuhay kung ito ay babae. Ngunit, dahil may takot kami sa Diyos, hindi namin papatayin ang mga batang lalaki. Hindi namin susundin ang utos ng hari. Tama po ang inyong ginawa. Matutuwa sa inyo ang Diyos at bibigyan kayo ng magandang pamilya. Iniutos naman ng Pharaoh sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at hayaan namang mabuhay ang mga babae. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakagwapo ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina.
Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid naman na babae ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tignan kung ano ang mangyayari. Uy, may basket! Ano kayang laman na ito? Ay, wait! May tao! Naliligo ang anak na babae ng Pharaoh! Natanaw niya ang basket kaya ito ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad lamang sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang sinabi, "Ito'y anak na isang Hebrea." Biglang takbo ni Miriam. Kung gusto po ninyo, maaari ko kayong ihanap na isang Hebrea na mag-aalaga sa sanggol na iyan. Siya po ang pwede mag-aalaga sa bata. At si Jochebed na tunay na ina niya ang mag-aalaga sa bata. Naalaga nga ang bata kay Jochebed, ang totoong ina ng baby. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moses ang ipapangalan ko sa kanya." Wow! Yun pala ang meaning ng pangalan ni Moses. Iniahon sa tubig, o sa English, pull out or draw out from the water. At ito ang simula ng story ng hashtag Life of Moses, the Hidden Child. Now let's proceed to our Bible questions. Question number 1. Ano ang inutos ng bagong King of Egypt sa mga kumadrona? Right! Sa pagpapaanak ng mga Hebrea, bubuhayin lamang daw ang mga batang babae at papatay naman ang mga batang lalaki. Question number 2. Sinunod nga ba ng mga kumadrona ang inuutos sa kanila ng hari? Hindi, dahil may takot sila sa Diyos. Dahil kung sinunod man nila yon, maaring hindi na rin nabuhay ang ating bida na si Moses. Question number 3. Nagtagumpay ba ang pamilya ni Moses na itago siya? Hindi, dahil nung 3 months pa lang siya ay ipinaanod na siya sa ilog. Question number 4. Saan inilagay si Moses noong ipinaanod siya sa ilog? Tama, sa basket na gawa sa tangkay ng tambo. Question number 5. Nalunod nga ba si Moses sa ilog? Yes, hindi siya nalunod doon dahil pinahiran ang kanyang basket ng alkitran. Diba, ang galing? At bukod doon, nakita siya ng prinsesang anak ng Pharaoh at saka siya kinuha. And last question, sino ang nautusang mag-alaga sa batang Moses? Tama, ang kanyang mismong nanay na si Jochebed at saka lamang siya idinala muli sa prinsesa noong lumaki na si Moses. So, after knowing everything, what is our takeaway from the story? Well, para madali lang natin matandaan, the Bible word for this week is provision. Again, kayo nga, provision. So, Teacher Hannah, what is provision? So, it is an act or process of providing something. Sa Tagalog naman, provision, pagkakaloob, o pagbibigay. Alam niyo ba, kids, na si God ang punot dulo ng lahat ng provision na napag-usapan natin sa ating kwento? Paano? Number 1,
si God ang nagkaloob ng isang Moses na mag-aalis ng mga Israelites sa Egypt. Number 2, si God ang nagkaloob ng mga kumadrona na may takot sa Diyos at hindi pumatay ng mga batang lalaki noong panahon nila. Pangatlo, si God ang nagkaloob ng mabuting pamilya kay Moses na nag-alaga sa kanya hanggang sa kanyang 3 buwan. Pang-apat, si God ang nagkaloob ng tamang taong makakakita sa batang Moses na nakatago sa basket habang naianod sa ilog. At pang-5, si God mismo ang nagkaloob ng taong mag-aalaga kay Moses sa paglaki niya na siya mismong kanyang totoong ina. Napakagaling, kids, no? Tunay na magaling magkaloob ang Diyos ng tamang plano, tamang oras, at mga tamang tao sa buhay ni Moses. At syempre, gayon din sa ating mga buhay. Simula bata pa lamang tayo ay may plan, may purpose, at may provision na si God para sa ating lahat. Hindi man natin maunawaan o maintindihan o ma-understand minsan, He will provide for His plans and purpose to prevail. Again, God will provide for His plans and purpose to prevail. Simula bata pa lamang daw tayo, kumikilos na si Lord sa ating mga buhay. Biruin mo yon, God spared Moses from death, God protected Moses from the water, and God brought Moses to the palace. Kaya kids, kung naging provision si Moses sa generation niya dati, ganoon ka rin ngayon. God provided you not just for your own family, but also for this generation and the next. Teacher Hannah, totoo po ba yun? Parang ang bata ko pa po kasi. Kailangan ko pa ng maraming kaalaman. Kailangan ko pa na mag-aalaga sa akin. At baka ipapatay ako agad. Well, I tell you, kid, that God will provide strength, wisdom, and even help. No? Ayoko muna mag-spoil about sa buhay ni Moses. Pero one thing is for sure, God's provision was always there for him. Again, God's provision was always there for him. Nakilala pa lang natin si Moses ngayon, pero mas marami pa tayong malalaman tungkol sa kanyang buhay. So abangan ulit kita next Sunday, ha? Pero bago natin ito tapusin, let's pray. Put your hands together, together, together. Put your hands together and we will pray. Heavenly Father, we glorify you and we honor you today. Thank you po for this new life series which we will be talking about for this following months. Lord, thank you for the life of Moses. Thank you for reminding us that there's a provision that you will provide, that you will supply, that you will be with us. Lord, thank you po that even we're only young, alam namin at nararamdaman namin na kumikilos ka sa mga buhay namin. Lord, just like Moses, I pray that our life for kids will be a provision, not just for their family, but also for this generation and the next. Lord, magiging Moses sila sa kanilang generation. Mag-aalis ng mga Israelites sa Egypt. Mag-aalis ng mga taong inaabuso sa masasamang situation, hindi magagandang situation na meron sila. And we know, Lord, that you will be there with them. Lord, maraming salamat for this word. Lord, we're excited na makilala at matutunan pa ang buhay ni Moses sa aming mga susunod pang linggo. Thank you for today, Lord. Thank you for guiding us. Thank you for being with us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Alam kong may natutunan kayo, kids. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna si Teacher Hannah. Paalam!
Sinong na-bless sa story na napag-usapan natin kanina? Wow! Ako, si Teacher Violi, and it's activity time! Grabe no, simula bata pa lang si Moses, naging evident na ang provision ni God para sa kanya. Kaya naman, why not habang bata pa lang tayo, bilangin natin ang provision ni God para sa atin. Oops! Para hindi magmayabang. Pero, para maging reminded tayo na if He did it before, He can do it again. Kaya naman, our activity for this week, we will write a letter to God. Simple lang, di ba? Hindi ito babasahin ni teacher, kaya kahit anong gusto mong isulat, pwede mong isulat. Pero, may dalawang pinaka-importanting parts ang letter na gagawin natin. First is the thank you part. Write a short message to God, thanking Him for His provisions in your life. Pwede rin naman yung mga sinagot na ni Lord na pinagdasal mo dati. Second is I pray for part. Here, you can list all your needs and wants that you pray for God to provide. Maliit man o malaki, nakikita man o hindi, basta gusto mong i-provide sa'yo ni Lord, isulat mo. Ayos ba yun? After writing a letter, katulad ni Moses, i-hide natin to. Pwedeng sa table, pwedeng sa cabinet, or sa place na matatandaan mo. And ito ang challenge. Hindi natin ito bubuksan until December. Yes, itatago natin siya sa taguan hanggang December. At kapag i-open na natin yung letter, tsaka natin i-check kung na-provide na ni Lord yung mga pinagdasal natin. That's all for our activity time this week. Excited na kaming malaman anong resulta ng provision prayer nyo, kids! Paalam!